Well, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, naku po, tatlong barko ng China Navy pinalayas ng isang US Navy destroyer sa South China Sea. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ano man sumasalaraon dito, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat na sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan na magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasabing karagatan. Sinabi ng US Navy na sa pamamagitan ng pagdideploy nito ng mga karagdagang barko malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas tulad ng sa Pag-asa Island, mabilis umano silang makapagbigay ng tulong sa Philippine Navy at Coast Guard. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea at layo nitong matulungan ang mga Pilipino na maipagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay sa lugar. Yan nga mga kabalita natin na malaking bahaging tulong ang ginagawa ngayon ng US Navy no sa ating mga nasasakupan no sa ating mga teritoryo na kung saan dapat lamang no naputulan ng sungay o tila nga ba pahintuin sa mga hindi tamang hakbang itong mga Chekwang to, itong China nga na nga talagang pwedeng makapagpapigil sa kanila o may kakayanan nga talagang tapatan yung nga mga ginagawa nila dito sa bahagi ng ating mga teritoryo na itong US nga na talagang hindi magdadalawang isip na bigyang tugon na talagang labanan yung tila nga ba ginagawang hakbang ng mga Chekwang to ng China dito sa bahagi nga ng West Philippine Sea at talagang hindi nga nila hayaan nga mamayani at hindi nga nila hayaang mamayani yung ninanais ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na tuluyang nga sila ang gumawa ng mga maling hakbang o talagang yung mga pagbibigay pangaharas nga US Navy ang nais sumagasa o tila nga ba magbigay tugon o talagang magbigay din ng pwersa laban dito sa mga Chekwang to o sa China nga no. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos muling iginit ng China na patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military deployment nito sa Asia-Pacific region. Inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan niya ang mga US forces na gamitin ang mga military base dito sa Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin sa mga reporters na patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang pansarili nitong interes sa Asia-Pacific at ito ay magpapaigting lamang sa tensyon at magdadala ng panganib sa kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Ang Pilipinas at Estados Unidos na matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang pangmilitar na kooperasyon nito, lalong-lalo na sa mga strategic areas ng bansa habang pareho nilang sinisikap na kontrahin ang patuloy na pagiging asertibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magbibigay sa mga US forces ng access sa 5 mga base sa Pilipinas. Ito ay mas pinalawak at mayroon ng 9 na lokasyon sa buong bansa at inaasahan na makakatulong ito sa pagprotekta sa mga lugar na pilit na inaangkin ng China. Usap-usapan ng mga eksperto na 2 sa mga lokasyon na ito ay nasa Northern Province ng Cagayan na kung saan ay wala pa umanong 400 kilometro mula sa Taiwan na nakikita ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Wang Wenbin na mga bansa
ay dapat na maging mas maingat at iwasang magpagamit sa Estados Unidos. Sinabi rin niya ng Defense and Security Cooperation sa pagitan ng mga bansa ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag ni Wang na umaasa sila na magkakaroon ng pagkakaunawaan at tiwala ang China at Pilipinas sa isa't isa sa mga talakayan tungkol sa wastong paghawak sa mga maritime dispute at pagsusulong ng praktikal na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na binomba umano ng Coast Guard ng tubig ang dalawang Chinese fishing vessel na nagmatigas na umalis sa West Philippine Sea noong nakarang araw at sinabi na pumalag ang mga ito sa mga personnel ng gobyerno. Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na nagpumilit umanong lumapit ang dalawang Chinese fishing vessel sa Pag-asa Island kaya napilitan umano ang serbisyo na bombahin ng tubig ang mga Chinese upang hindi sila makalapit sa isla. Dito nga mga kabalita natin, no, na tama lamang na itinataboy itong mga Chinese fishing vessel na to dahil isa to sa tila nga ba'y kumukubra o kumukuha nga ng ating talagang lamang dagat, o talagang may mga ginagawang hindi maganda sa kailaliman nga ng karagatan natin. Ito nga yung naging tugon umano ng ating mga hukbong manlalayag dito, yung bombahin ng tubig upang paalisin at palayasin itong mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to na patuloy lamang na humaharvest at talagang kumukuha o nang uumit nga ng ating mga sariling likas na yaman at syempre ng ating mga pangisdaan na sila ang tila nga ba nais umubos nito imbis yung ating mga mangingisda na patuloy din nilang hinaharang, no, sa bahagi ng ating mga teritoryo. Ito nga yung naging tugon nga ng ating hukbong manlalayag rito, yung tuluyang bombahin at talagang patikimin din ng pagbobomba nga ng tubig, no, laban dito sa mga fishing vessel ng mga chekwang toon ng China nga. At yun, tuloy pa natin. Noong una ay sinubukan munang makipag-usap ng Coast Guard sa mga Chinese sa radyo at binigyang diin rin nila ng Pag-asa Island ay nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas, pero hindi umano sumagot ang mga ito. Dumiretso umano ang mga Chinese at agresibong lumapit sa isla sa kabila ng ginawang pagharang ng barko ng Coast Guard, ngunit hindi umano huminto ang mga ito kaya gumamit na sila ng water cannon. Iniulat ito matapos batikusin ng Estados Unidos at Pilipinas ang mga ginagawang gray zone activities ng China na kung saan ay isa umanong malaking sagabal sa kabuhayan ng mga Pinoy na mangingisda at isa ring paglubag sa karapatan ng iba pang mga claimants na nais na mag-operate sa South China Sea. Sa isang pakikipag-usap sa telepono, binanggit ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at Department of National Defense Secretary na parehong nababahala ang U.S. at Pilipinas sa pagdi-deploy ng China ng mahigit sa 40 mga barko kasama ang isang PLA Navy ship sa paligid ng Pag-asa Island. Base sa isang pahayag na inilabas ng U.S. Defense Department na pag-usapan umano ni na Secretary Austin ang patuloy na mga ginagawa nilang pagsisikap upang mapalakas ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Pareho ding nagpahayag ng positibong reaksyon si na Secretary Austin sa ginawang groundbreaking ceremony sa isang $24 million na runway rehabilitation project sa Basa Air Base sa Pampanga, isa sa mga naaprubahan na proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Binigyang din ni Secretary Austin ang malakas na commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas at muli niyang iginit na Mutual Defense Treaty ay saklaw ang mga aircraft, public vessel, kasama na ang mga Coast Guard ng bansa, saan man sa South China Sea. Tinalakay din nila ang planong pagsasagawa ng mga combined maritime activities sa West Philippine Sea at nagkasundo na i-review ang maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa upang lalong mapatibay ang kanilang alyansa.
At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, US nga no, plano nga putulan nga ng sungay itong agresibo nga ginagawang hakbang ng mga Chekwang to ng China dito nga no, sa West Philippine Sea. Yan na nga umanoy, nais na tila nga ba itugon ito nga mga US Navy laban dito sa mga Chekwang to ng China, na kung saan talagang nga pag nanais na pigilan o talagang hindi nga ano, mamayani yung mga tila nga ba mali ang yung nga mga maling hakbang dito sa West Philippines din itong mga Chekwang to ng China. Na dito nga talagang nga mas nais pa nga palakasin syempre yung nagiging prehensya ng US upang itong mga Chekwang to, itong China hindi na nga basta-basta makagawa pa ng mga maling hakbang, lalong-lalo na no, sa ating maliliit na mga barko o yung ating mga maliliit na mga isda ang tila nga balubhang na apektuhan sa mga ginagawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to ng China. Na ito nga dapat na gawin no, yung talagang putulan ng sungay itong mga Chekwang to at pigilan no, sa paulit-ulit na lamang na maling hakbang dito nga no, sa West Philippine Sea, at hindi na nga hayaan na tuluyang ito ang mamayani o paulit-ulit nila nga maging gawi dito sa West Philippine Sea. Kaya itong US Navy balak na talaga nga sila. Nabalak talaga nga sila ay harapin dito sa bahagi nga ng ating mga teritoryong nais kubkubin ng mga Chekwang to ng China. Na umanoy ito daw ang nais gawin ng mga Chekwang to ng China. Ito yung nararapat no, yung talagang tuluyang hindi na nga basta-basta papormahin pa itong mga Chekwang to, itong China dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo. Dahil alam naman natin kung anong hinahabol nito dito, yung yaman na talagang mga pwedeng masamsam o mapakinabangan lamang o mapagkakitaan ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to ng China, at tuluyang sirain at wasakin lamang syempre ang karagatan natin, at tuluyang sila ang magkamal nito, at talagang sila yung lubusang makinabang sa ano't ano pa mga nilalaman ng ating mga karagatan. Dito pa nga yung talagang pagprotekta syempre ng ating bansa no, laban dito sa mga tila nga ba pumapasok ng mga Chinese fishing vessel na kung saan talagang nangunguha lamang ng ating mga pag-aari o yung ating mga pangisdaan talagang inaagaw ng mga dipungal na dipunggol na to, na kung saan talagang dito binigyang pagbugarin ng tubig upang palayasin at paalisin itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, na lubhang nais na sila yung makinabang dito, at talagang karapatan ng ating bansa na talagang paalisin at palayasin itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, lalo't lalo pa nasa bahagi ng ating karagatan, at makatikim din ang kanilang mga ginagawa no, sa ating maliliit na mga mangingisda nga. At ito ngayon naging tugon naman no, yung talagang pagbuga ng tubig at talagang pagbibigay ng tugon ng ating mga hukbong nakatalaga sa bahagi ng ating mga teritoryo. At talagang nararapat din na talagang ipalasap sa mga Chekwang to sa China na yung talagang pagpapalayas o pagpapaalis no, sa ating teritoryo ipakita na talagang seryoso yung ating bansa, na talagang hindi sila sasantuhin sa bahagi nga ng ating mga teritoryo. At dyan pa nga yung talagang suporta at talagang ginagawang hakbang din at pagpapalakas ng ating pwersa kasama itong US. Patuloy at patuloy ngang gagawin na talagang dito maninindigan din itong US sa kanilang suporta no, para sa ating bansa nga. At talagang yung mga ginagawang hakbang ng ating bansa suportado nga ng US ito, at talagang patuloy din silang tutugon at talagang re-responde sa oras na tila nga ba may mangyaring hindi maganda, lalong-lalo na no, sa ating mga barko o sa ating mga manlalayag na talagang gagawa ng mali ng mga Chekwang to ng China, o yung mga tila nga ba hindi maganda nga sasapitin ng ating barko o ng ating mga hukbong manlalayag sa ating karagatan. Nahanda nga tugunan ng US ang anot ano pa mga mangyayari o tila nga ba magiging kaganapan dito nga sa bahagi ng ating mga karagatan, at sila patuloy at patuloy magbibigay ng malakas na prehensya at handang samahan yung ating bansa sa ipinaglalaban nating teritoryo laban dito sa mga Chekwang to o sa China nga no. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo, kailan lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Twitch TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.